Hello guys! Okay, pasensya na sa itsura natin. Kasi galing ako sa jogging. Ay hindi, walking lang, pampapawis. Tsaka nagmamadali kasi ako. In-expect ko kasi bukas pa to darating. Pero same day, hindi naman same day. Kinabukasan, diniliver kagad ng Amazon. Which is, in-expect ko kasi 2 days. So, napaaga. So, nung tinawagan tayo, umuwi kagad ako. Then, sabi ko, i-unbox ko. Bakit? Kasi first time kong umorder sa Amazon ng designers na pabango. Usually, ang in-order ko sa Amazon tsaka sa Noon dito sa Saudi Arabia is mga Middle Eastern. Yun, yung mga Hawass, Afnan, Latafa. Yan yung mga in-order ko. Pero first time na umorder ako ng designers. Yata. Ito yata first. Okay. So, mura na to sa pinagkukunan ko sa Almaiglia. Nasa ano yata to. Binigay sa akin ng 220 na usually 240. So, okay na sa akin yun for the month of September. Pero nung nakita ko to sa Amazon, halos umabot siya ng 183 reals. So, ano na rin yun? Almost, ilan na? Mga 30 to 40 reals na rin na discount. So, mga 500 to 600 pesos. So, malaking discount na rin yun. So, grinab ko na. So, since Amazon, wala pa naman akong bad experience sa kanila. Kaya sabi ko, hopefully, hindi to fake or counterfeit. And nakalagay kasi doon is sold by Noon. Hindi siya fulfilled, so sold. So, galing siya mismo sa Amazon SA or Amazon Saudi Arabia. So, and chineko na rin yung mga reviews. Okay din naman. May mga maliit na star, pero mas marami pa rin yung maraming star, which is okay na rin yun. Anyway, so buksan na natin. Alam nyo na yan, nandiyan na yan sa thumbnail. So, mabilisan lang to. So, ito. Galing from Amazon. And then, Versace Pour Homme 100 ml. Okay. Okay naman yung kanyang pagka-sealed. Usually ganito yung nakukuha ko. Alright. Mukhang legit naman. Hopefully. Naka-engrave din yung kanyang logo. Okay. Naka-ano siya? Embossed. So, may mararamdaman ka. So, okay. Medyo natatakot ako pero first time kasi. Pero, sige, try natin buksan. Mukhang okay naman siya. Mukhang kasi meron na rin akong experience sa counterfeit or fake na pabango. So, ito mukhang pulido naman siya, malinis. Pero, try kong hindi sirain na kasi baka para mabalik ko in case. First time ko na kinakabahan ako guys. Para mabalik natin. Kasi ano naman siya, returnable. Which is, sa Noon yata, non-returnable ang mga perfume. So, try ko itong
Hindi kasi ako sure. Pasensya na guys. Kung galing to ng Alma Iglia or kung online, galing ng faces.com or Fragrance X. Diretso ko itong bubuksan. So, okay. Okay, mga pulido naman. In 3, 2, 1. Ah, okay. Okay. Legit. Legit. Kasi magbe-base ako sa kulay ng juice. Kasi may mga ano dark. It's either darker or almost green. Ito talagang yung kilala kong juice niya na ano to, almost transparent na blue. So, yan. Kumbaga super labnaw na blue. Yan. And yes. Okay, kinabahan lang ako, guys. Ayan, so legit siya, guys. Okay, natutuwa ako kasi nakuha ko na siya naman ng 83. Kung hindi ako nagkakamali, nung wala pa siya sa wishlist ko, and then nagustuhan ko siya, ang presyohan niya ito nasa 260. Last year pa yon. And then, umabot ako sa point na 220 na lang siya sa Alma Iglia. To the point na summer ngayon. So, in-expect ko na mas matataas ang mga price nito. Ito, sila Legend Spirit, sila Aqua Di Gio, Perry Ellis, yung mga kilalang summer scent. So, surprisingly, okay. Or dahil siguro tapos na yung Ramadan. Kaya siguro, hindi sila nagbe-base sa season. Nagbe-base sila sa dami ng namimili. So, alright. So, yan. Totoo ako. So, ito yung battle presentation. Ang pulido niya, guys. Ayan. So, para siyang diamante. No? Or gem. Yung kanyang shape ng bote. Ewan ko kung makikita siya dito. Ayan, na parang ganyan. Or... basta may parang shape siya dito sa taas. Ayan, parang para siyang gem or diamante or diamond cut. Ayan. Ganun din sa harapan. Hindi lang masyado halata. Ayan, kung nanon yung reflection, ayan, may para siyang okay. Tapos meron siyang silver plate ng Medusa head. Logo ng Versace. And then, yes. And then, yung kanyang ultra-transparent na blue na juice. Ayan. So, made in Italy, 2126DL. Okay. So, amoy na natin, guys. Okay. So, wala rin siyang ano, logo. Even yung mga original, alam ko naman. Walang logo ng or Medusa head. Then may Versace na ano dito. Na nakapanganan. Okay. Itim yung kanyang atomizer. Then try na natin sa ito, hindi na to blind buy kasi naamoy ko na to and isa to sa nung naamoy ko para siyang si Narciso Rodriguez for him parfum. Yung pinakabago. And si Legend Spirit na nung naamoy ko, sabi ko, kumbaga, nilagay ko sila sa wishlist. So, yan. Isa to sa mga sabi ko, bibiling ko sa tag-init. So, finally, nabili ko siya for opening ng 2000. Technically, siya yung magiging perfume ko for batch 3. Kasi ang huli natin is si Bulgari Pour Homme Extreme. Siya yung ating pang anniversary, second anniversary or pang finale for second year. So, ito yung ating first for technically for our third year. So, every August kasi yung aking bilang. So, dami ko ulit ko ito. 2, 3, 4.
Alam ko din amoy niya, memorize ko na, pero talagang every time na naamoy ko to, wow guys. Pango. And yes, para siyang si Legend Spirit, ang sarap niyang ipang, ayan, kung mag-gym ka or mag-jogging ka sa labas, sa tag-init, ito yung masarap ipang ano, yung alam mong pagpapawisan ka, ito yung pabango na pag humalo sa pawis mo, mas lalo siya nagpo-project. Trust me, na ano ko na to before, kasi meron akong, kung di ako nakakamali, meron akong netong, wait, tiga. Mga 5 seconds. Ten seconds. Okay. Ayan. Meron kasi ako na ito. Ayan. So, yung kanyang miniature. Ayan. Meron ako na ito. Galing to ng Fragrance X. Binili ko siya kasabay ni Afnan yata. Nung parang mas mura si Afnan Carbon sa Fragrance X. So, para ma-free delivery ako, bumili ako ng 27 reals para makover yung 200 reals. So, ayan. So, binili ko siya. Ayan. Yung miniature niya. 5 ml yata. Ayan. So, ito yung ginagamit ko pag naglalakad-lakad ako or alam kong mainit. Kaya sabi ko, bibiling ko talaga to. So, magja-jogging tayo mamaya. So, pagkatapos na ito. So, okay lang. Wow, sarap. Bango, guys. Bango. Hindi ako masyado maano sa mga fresh scent. Pero isa to sa mga summer scent na hindi mahirap ilagay sa top 5. Even sa top 3. Sino ba top 1 ko sa fresh? It's either si Hawas, Lasasi Hawas, then si Mont Blanc, Legend Spirit, then ito, 3. Lacoste White, and si Prada Long. Ayan, yun yung mga parang pang mainit, pang labas na pwedeng pang gym, pang outdoor. Ayan. Yan siguro yung top 5 ko na fresh. Ayan. So, John Vervitos. Pwede rin. Ayan. So, okay. So, okay ko na ito sirain. So, para makita nyo lang. So, hindi ko ito ibabalik. Okay na ako. Para makita nyo lang yung kanyang presentation. So, black siya. Matte black. And then may silver na ayan, print. Yan, ito yung kanya. Ayan. So, Versace Pour Homme 100 ml. Ayan. Yung taas, Versace. Made in Italy. And then, Audi Toilet Ingredients. Okay. So, para siyang black or navy blue. Parang. Ayan. So, ako ay mag secure ko muna yung aking wait lang. Secure ko muna yung aking thumbnail. So, ito yung nakikita nyo. Kaya okay. So, for thumbnail. And, i-update ko nga pala kayo dito.
hindi ako masyado nakapag-review dito dahil sabi ko ito yung parang signature ko noon, pero hindi ako nakakagamit ng original, ngayon lang ako nakabili. Pero kumbaga nung college ako at mga 15, 20 years ago, ito yung binibili ko sa mga inspired by. Laging ito, si Bulgari Pure Ohm Extreme. So, grabe. Ito yung ginagamit ko ngayon for ilang days niya ata. 3 days. Grabe. Ang nostalgic na ito. Kada namoy ko ito, tagang binabalik niya ako doon sa college days ko. And, grabe. And, ginagamit ko ito ngayon. Sobrang, naglalakad lang ako talaga. Naglilinger siya sa hangin. Talagang, alam ko, bestseller to sa India. Philippines. Yeah. Dati. So, ayan. So, yun lang. Update ko. And nga pala, since ito yung start ng aking third year, fortunately, na-retrieve ko yung mga pictures ko na kinunan ko sa Philippines nung nag-ano ko. Teka lang. Ito. Nagbakasyon ako last year. So, doon kinunan ko yung mga perfumes ko, collection for a year, yung first year ko. Kinunan ko sila ng solo doon sa bahay natin. So, natutuwa ako kasi akala ko hindi ko na siya ma-retrieve. Kasi talagang ano siya, nag-ano na. Ano yan? Ang dami ko sa kasi nakakalimutan ko yung mga words. Basta, hindi ko na siya makita sa tab. And then, fortunately, one time, nag-ano ko, bigla ako na lang siyang nakita. So, para sure, gumawa na ako ng Instagram for Itansky Perfume Collection. So, ayan, para ano lang, ma-document, para, ayan, so. Ayan, so, kinulan ko yung mga unang collection ko. Ayan, so, sa bahay natin yan doon, sa Pilipinas. Last year to, last July or August. So, akala ko kasi makaka-uwi ako this month. So, ang bala ko, igaganito ko din sila. Solo-solo, then i-upload ko para iisa sila ng background. Okay. So, yan. Ito yung una ko. So, batch do, wala yung ano, wala yung review dahil hindi pa ako nag-unbox noon. So, ito ang aking pinakauna. Yan, si Nautica Voyage. Yan, it all started there. Yan, nag-start ako August 2021, pero from August to December 21, puro lang ako bili, unbox, nire-record ko lang, pero di ko ina-upload. Usually, in-upload ko na lahat to, yung pinakauna, January ng 2022. Yan, pinagsunod-sunod ko sila. So, ayan, so yan, Itansky Perfume Collection 2023. So, ayan. Ano ba ngayon? August 20? Ayan. So, wala pa ako followers. Zero. Okay. So, pa-follow na lang, guys. Try ko din gumawa ng reels or shorts. And try ko din ano sa TikTok. Try natin. Di ba? Sayang kasi. Ayan, guys. So, actually, pinapahaba ko lang to. Yan, 19 minutes. Alright. Tapos na ba ako? Tapos na, di ba? O, sige. Okay, guys. So, jogging muna tayo, guys. Thank you very much. And, yeah.